Hi! Hello po sa inyong lahat. So, for today's video, ang gagawin ko po ay tutorial para sa video editor na gamit ko. Obviously, nakikita nyo naman sa screen, KineMaster. Ayan, sa mga nagtatanong po sa akin kung anong editor ang gamit ko, ayan po, KineMaster, at ginagamit ko siya sa aking cellphone lang. So, Oppo A3S, yun yung aking cellphone na gamit, o diba? At saka KineMaster, yan ang main tool na gamit ko to edit po my videos. Ngayon, magsashare po ako sa inyo ng 10 ways, basic lang po sila, 10 steps on how to make your video more beautiful. Mga effects, mga how to adjust volumes, mga basic po talaga, kung gusto nyong mag-add ng frames, lahat. So, step by step, ituturo ko po sa inyo kung paano gawin. So, stay tuned lang po kayo sa video na to. Samahan nyo po ako hanggang sa huli. So, let's start na po! Okay po, so let's start. Kukunin ko na yung aking Oppo A3S. So, hindi yan mamahaling cellphone, guys. Okay, at yan ang aking three main tool. Isa dyan ang KineMaster. Una nating gagawin, ipapakita ko sa inyo, ang how to add the video that you want to edit. I-click lang ang KineMaster. Ayan, and then select yung unang choice, 16:9. Talagang pang YouTube yan. At i-click ang media. Diyan lalabas yung mga videos na in-upload nyo. So, ako yan ang aking pipiliin. And then, click check on the upper right corner of the screen. So, ayan na. Mapupunta na dyan yung video na gusto nating i-edit. Easy lang, diba? Yun, ready to edit na ang video na in-upload natin dito sa KineMaster. Ngayon, next natin is how to adjust volume and video speed. Tap nyo lang yung mismong video at lilitaw na tong menu na to. And then yung volume icon, ayan. At yun, itaas lang hanggang 200% o kung hanggang ilan ang gusto mong lakas. And for the speed adjustment naman, click nyo lang yung speed. Control, iselect nyo lang by scrolling up and down kung gaano kabilis ang gusto nyo na speed para sa video nyo. So, okay na. Number 3, paano gawing robot or chipmunk ang boses nyo? Tap lang yung mismong video and then select audio filter. Ayan. And then, click chipmunk. Bet nyo naman ay original audio lang. Click none. Tapos, oops, napunta tayo sa main screen. Don't you worry, mare-retrieve pa naman natin. Andyan lang yan. So, ayan na. Number 4 naman. Ito po yung how to add effect sa video ninyo. So, i-click lang po ang layer. Ayan. And then, after that, click overlay. Ayan. Yan yung mga pre-downloaded na stickers. Pero yung ibang stickers ko dyan, yung ibang mga effect, ay dinownload ko na mismo sa KineMaster. Ayan. So, hindi ko talaga mahanap yung aking gustong effect na ipakita or gamitin sa inyo. So, scroll lang. Ayan, mga dinownload yan. Yun, nakita ko na siya. So, napili ko yan. Parang rainbow na screen na yan. I-click lang ninyo kung ano yung napili nyo at pwede nyo nang i-adjust. So, mag-a-appear siya sa kung saan kayo nakatigil na video. Ayan. So, pwede nyong liitin, igalaw-galaw, ganyan. Hanggang sa makuha mo na or satisfied ka na sa itsura ng napili nating frame o napili mong frame sa end mo. Ganyan lang yan. And then, pwede rin natin siyang habaan. Click mo lang yung mismong frame. Ganyan. And then, i-extend mo kung hanggang saan
na part ng video mo gusto. Then, I will add another frame para makita nyo kung paano. Same thing, layer, then overlay. Then, hanapin nyo lang yung napili nyong frame na i-add. Pwede silang mag-overlap, pwede ring hindi. So, it's really your choice. Creativity talaga ang labanan dito. So, ayan. So, tignan nyo, naka-overlap yan. So, pwede ring i-adjust. Ganyan lang. Okay na. So, next naman, ang ipapakita ko ay ang effect. So, under layer, tap effect, and then scroll down. Pili kayo ng mga gusto nyong effect. Sa akin, magnifier. Ayan. So, imamagnify niya. Para siyang lens. So, kung meron kang gustong i-emphasize, tulad dyan. So, pimples ang gusto kong i-emphasize dyan. O, diba? So, ilalagay ko lang siya. Itututok ko lang siya dun sa parte na gusto kong palakihin. Dinownload ko lang to sa KineMaster. At marami pang effect na pwedeng pagpilian at i-download doon. Ngayon, tuturo ko naman ang paglagay ng pointer. So, layer, and then overlay. Kung paano natin ginawa yung sa frame, ganun na ganun. So, isa rin to sa mga dinownload ko. Pointers ang tawag sa kanya. So, yan. So, itututok ko siya dun sa mismong pimple na gusto kong i-emphasize sa video na to. Siyempre, para kitang-kita. So, wala kang masasabi, kitang-kita talaga, combination na ng pointer at meron pang magnifier. Pag okay ka na, click mo lang yung check. At kung hindi naman, i-click mo lang yung arrow mismo at pwede mo pa rin siyang igalaw-galaw ayon sa gusto mo. Ayan, so, ipa-play ko uli yung video para makita nyo kung paano ang itsura. Ayan, o, diba? Pack na pack. Number 5 naman na ituturo ko is how to write label or text sa video na ini-edit natin. So, click text from the right menu. Ayan po. And then, mapupunta ka na dito sa keypad. Dito mo isusulat ngayon kung ano ang gusto mong ilagay at mag-appear sa video and then click OK. Ayan. And to adjust font, click the alphabet icon, yung letter A. And then, yan. Select na yung gusto mong klase ng font. Yan pala guys na download ko rin sa KineMaster. Pwede mong i-adjust yung laki or size and then you could change the location kung saan mo gusto. To adjust the color, click mo lang na yun. Ayan. So, lilitaw na yung choices ng color. So, select mo yan. Pwede mong palit-palitan. Blue. Kung anong gusto mong color na ilagay. I-tap mo lang yung check icon para ma-save. Then, scroll down kung gusto mong maglagay na background. Ayan, para mas ma-emphasize yung text mo. Ayan, o, diba? In animation naman. Yung in animation, and then makakaselect ka na kung anong gusto mo. Ginanito ko pala yung color para mas makita nyo. Kasi medyo malabo pag yung original eh. So, ayan, maraming pagpipilian dyan. So, pwede nyo rin i-adjust kung gaano katagal. Ayan. So, once na nakapili na kayo, i-click nyo lang. And, eto na ang kanyang kinalabasan. O, diba? So, may drama na siya. Ayan. Out animation naman tayo. Same thing. Scroll down nyo lang. Select out animation. Tignan nyo yung tinuturo ng arrow. So, bawat palit ko, nag-iiba-iba yung effect. So, napili ko is yung umiikot. O, diba? Hindi na boring yung ating mga text na in-add. Okay, mag-a-add ulit ako ng isa pang text para ma-review natin. So, same thing, overlay, then text. Mapupunta kayo dito sa keypad. And you could type whatever na gusto nyong i-add. Pwede yung mga prices, pwede yung mga description, ganyan. Whatever you want na pwede i-add. So, same thing, change natin yung font niya sa mga dinownload nating fonts from KineMaster. Then, uy, ayaw. We're trying to change the color of the text.
Ayan. And then, add background. Sorry if medyo malabo. Ayan. So, anti-aging and antibacterial ang nilagay ko. So, i-add ko rin yung in animation at out animation. Eto na ang magiging itsura niya. Pwede mo pa rin naman siyang i-adjust kung gusto niyo siyang palakihin. Easy, di ba? So, yan. Number 6 na tayo. Kung paano naman maglagay ng like and subscribe using 2 methods. Yung una natin ay using media files, yung pre-downloaded na video natin. Ayan. Click lang natin. Dinownload ko yan sa Google Chrome. Yung mga free copyright. Then, i-adjust natin kung saang location natin gusto. Tapos, i-click lang natin yung chroma key. And then, enable. Ayan. So, ayaw na naman. Okay, and then adjust settings. Kung paano gusto mo kalaki, ganyan. Then, click, check to save. Ayaw na naman. Okay, so magiging ganito ang itsura niya. Okay. Diba? Cute. So, next naman is number 2. Using overlay. Ayan. So, layer, then overlay. Okay. Ayan. And then, select sa mga dinownload mo. So, mabili talaga itong overlay na to. Halos nandito lahat ng pwede mong ilagay. So, pipiliin ko dyan yung thumbs up. Pwede rin naman dun sa text. Meron din. Pero mas gusto ko to kasi may design. Then, click check para ma-save. Ngayon, iti-tempo naman natin siya dun sa salita nating like. So, ayan. Iti-tempo nyo lang. I-adjust-adjust nyo lang. Yung parang pag-extend kanina. Hanggang sa makuha nyo yung tamang tempo sa video. Okay, so mag-a-add ulit ako ng isa pa, yung ating subscribe. Same thing. Layer, then overlay. Piliin nyo lang yung design na gusto nyo. So ngayon, yung subscribe ang mapipili natin since yun ang ginagawa natin ngayon. Pwede nyo siyang ipwesto kung saan nyo gusto. Palakihin ayon sa inyong personal preference. Pwede rin natin i-adjust. I-tempo natin kapag sasabihin na natin yung subscribe. Ayan. So, ganito ang magiging itsura niya. Next naman natin i-add ang notification bell. Pwede nyo siyang i-add from text. Ayan. Piliin nyo lang yung bell. And then, ipwesto nyo siya kung saan ninyo gusto. Like that. At save kapag gusto nyo na. Or, pwede nyo rin i-add from overlay. Ayan, overlay na naman. So, scroll down lang and then, piliin nyo lang yung bell na gusto nyo. Same thing, pwede nyo rin siyang i-adjust. Yan, palakihin, paliitin at ilagay sa pwesto kung saan nyo bet. I-adjust nyo rin after nyong sabihin yung notification bell. So, maging ganito ang kanyang itsura. Number 8, how to transform video to mirror view. Dito yung mga baliktad na images. Halimbawa yan, may pinapakita kayong product and then baliktad. Syempre, hindi siya mababasa. So, kailangan natin siyang i-edit at gawing mirror view. So, split playhead, meaning paghiwalayin yung part ng video na walang cut, simula dun sa unang part kung saan nandun yung gusto nyong i-mirror, hanggang dun sa dulo. And then, click the video, and select rotate mirroring, ayan, and then click it. Ganun lang po. So, punta na tayo sa number 9, how to crop videos and pictures. So, click the video and click crop. For
For the first portion, i-adjust nyo lang and click the end portion. Yan, sa ayon sa ginawa natin sa tutorial. Then, ganito na ang magiging itsura niya. O, diba? Hindi na siya baliktad. So, okay na. Diba? Easy lang po. Alright, malapit na tayong matapos. So, ipe-play ko ngayon para maipakita natin kung ano mga pinaggagawa natin mula kanina. Kung nabibilisan po kayo sa video or sa mga steps na iba sa tutorial na to, ulitin nyo lang or replay nyo lang yung video. For sure, makikita nyo doon ang step by step ulit. Free lang naman ang mag-replay ng video. So, you have all the time to replay the video para mas clear at para mas makuha nyo. So, sa last na tayo, number 10, how to export your videos. I-click lang yung video na in-edit natin, ayan, and then click yung share icon. Dito makikita niyo yung resolution. So, ang recommendation ko po ay HD. Yan po yung tamang-tama unless meron kayo talagang super high na storage kasi bawat resolution may kaakibat na storage or KB. Yan, click nyo lang yung export, then mag-e-export na po yan hanggang sa mag-fully load. Pag fully loaded na, yan, mag-a-appear siya dyan, and then pwede nyo siyang idiretso sa YouTube. Ganyan lang. Then follow the instruction. At kapag na-export siya, matik mapupunta na siya sa inyong downloaded videos. Ayan. So lumabas na tayo sa KineMaster. Makikita nyo na siya sa video ng inyong phone. Ganun lang guys. Kasimple. Easy to use, diba? And salamat po. Sana may natutunan kayo kahit konti sa video na to. Pa!